Good day, fellow dog lovers. Dennis po ng Alvira Mos Kennel. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about dog cages. Building your dog cages right will eliminate a lot of issues po sa pag-aalaga natin ng aso. And we have three major things that we highly consider pag gumagawa po kami ng dog cages namin. First is the sizing. Second is design. Third po is flooring. Simulan natin sa sizing. Meron po tayong four types of sizes na nire-recommend sa ating mga fellow dog lovers. Small type, medium type, large type, and the giant type. Yung small type po is a cage na nag-house po ng mga small breed katulad ng Pomeranian o kaya ng Chihuahua. 2 feet by 2 feet po ang dimension na nire-recommend namin. Hindi po siya masyadong malaki, hindi rin naman siya masyadong maliit. Just enough for the dog to roam around inside the cage comfortably. Pero pag preference nyo is mas malaki sa 2 feet by 2 feet, pwede nyo pong gawin yon. As long as your space will allow you to do so. Next naman po dito is the medium type. 2 feet by 3 feet po ang ideal size nito. The large type is 3 feet by 4 feet. At yung giant type is 4 feet by 6 feet. Pagdating naman sa design, mapapansin natin na pagka namamasyal tayo sa ibang mga kennel o kaya sa online, makikita natin sa Facebook, meron po silang material na ginagamit, yung mesh wire o kaya yung tinatawag nila na steel matting. Parang screen yung itsura niya na meron siyang 1.5 by 1.5 na size nung butas. Hindi po namin nire-recommend to for two major reasons. Una, madali po itong kapitan ng kalawang. Natutunaw po agad ito. So, ang lifespan po ng material na to, medyo short. At pagka ito po'y nabutas o naputulan, nagiiwan po ito ng mga sharp edges na nakakasugat sa mga aso. May mga instances na rin po akong na-experience sa mga kaibigan ko na nasugat sila sa mga ganitong klaseng walling po ng cages nila. And other reason is, pagka yung walling po ng cage natin, ganito yung ginamit natin, nakakasampa po yung front legs ng aso against the wall. And that allows the dog po na tumayo vertically gamit yung two hind legs lang niya. Pag inanalyze po natin, yung pong entire body weight ng aso is supported lang siya ng two hind legs, which is not good, especially sa mga puppy. Nagkukos po ito ng deformation dun sa bone structure. Minsan nga, nauuwi sa nagiging cow hack sila. So, ang ginagamit po talaga namin dito is yung round bar. Ano po ito? Welded po ito, top and bottom, vertically. So, para hindi nakakasampa yung front legs ng aso. At malayong matibay po ito kesa dun sa mesh wire. Pagdating naman po sa pintuan, marami po akong nakikitang mga cages na ang size ng pintuan nila is just enough for the dog to get in and get out of the cage. Sa amin po, importante po na malaki ang pintuan ng cages natin. 75% po approximately nung total frontage po nung kulungan, yun po yung ginagawa naming pintuan, size ng pintuan. Because that will allow us po na pumasok sa loob ng cage, especially sa large type at sa giant type. Pag nakakapasok po kasi tayo, yung far side po ng mga cages, nalilinis natin ng maayos. Doon sa medium type and the small type, okay lang naman po yun. Kasi naabot po ng kamay natin yan. Pero ganun po yung ginagawa naming size ng mga pintuan ng mga cages namin. Kasi karamihan po ng mga aso namin, large breed. Importante din po na maglagay po kayo ng paa, minimum po ng 1 foot ang haba ng paa. Para hindi naman po direkta yung flooring nyo doon sa ground. Kasi dito po nag-i-stay kadalasan yung dumi o kaya yung ihi. Para malinis naman po yung aso. Hindi yun niya i-eliminate 100%. Pero at least malayo-layo, manageable.
At mas madaling linisin. Pag tinubig mo yung ilalim ng cage, madaling linisin, madaling ma-wash out yung mga dumi sa ilalim. Lastly, yung flooring po natin. Marami po ako nakikita na gumagamit po ng ano, ng recycled plastic katulad po nito, plastic matting. Yung iba naman, gumagamit sila ng flat bar, bakal na. Again, same principle, naiihian po yung ng aso yung mga bakal, madali rin pong kalawangin. So, dito po tayo sa plastic matting. Ang recycled plastic po na to is okay naman. Environment friendly nga ito eh. We just have to accept na mas brittle po siya ng konti compared dito sa virgin white plastic. Mas makunat po ito at hindi basta-basta nababasag. Ang gusto ko lang pong i-highlight between the two is yung kulay. May mga benefits po na naibibigay itong white colored matting compared dito sa colored matting. Unang-una is, pagka nagbibreed po kayo ng aso, importante po na nakikita natin at nababantayan natin kung kailan sila nag-heat, kung kailan sila niregla. Dito po sa kulay na to, lalo na yung pula, pagka niregla po yung aso nyo, hindi nyo agad-agad mapapansin na nagda-drop na po ng dugo. Konting mali lang po sa countings nyo ng days, counting po ninyo ng days, maaaring mag-miss po kayo dun sa peak ng ovulation cycle ng dam. Sayang naman po yung heating. Pangalawa, pagdating sa health side naman, let's take for example, parvovirus, eh pagka pula o green yung kulay ng ano, matting ninyo, nagtae po sila, may kasamang dugo, dito po sa puti, kitang-kita nyo na agad. At pwede nyo nang madala agad sa vet. Dito po sa colored, baka a day, 2 days after yung mapapansin. Kung kailan malala na yung at marami na yung dugo na kasama dun sa tae. Dahil karamihan sa aso po namin, large breed, gusto kong i-introduce sa inyo na gumamit kayo ng ganitong matting. Bago po ito. Hindi naman sobrang bago, pero mas bago po ito compared dito sa ano, sa conventional 1x3 size ng plastic matting. 2x3 po ito. Ang katumbas po nito is dalawang 1x3. Sa large breed at giant breed, mas nire-recommend ko po ito. Kasi mas manageable to kahit tumatalon yung aso. Hindi siya basta-basta nag-iiwalay. At mas maganda po ang interlocking system nung ano, nung matting na to. Hindi katulad nung ano, nung conventional size, maliit na bilog lang po yung naglalock nito. Ito, mas malaki po yung ano, mas stable po. At mas talagang naka-design siya, mag-carry po, mas mabibigat na weight. Lastly, ito pong nakikita niyong elevated plastic matting na to. May mga cages na naglalagay ng ganito, which I do not recommend. Kasi may flooring ka na, tapos lalagyan mo pa ng ganito, eh doble-doble lang po yung gastos nyo. Ginagamit po namin yung ganitong elevated matting dun po sa mga aso namin na ano, nakatali. Para hindi naman diretso sa ground yung temperature po ng semento. Kung masyadong mainit or masyadong malamig para sa kanila, hindi nakalapat yung katawan against the ano, against the ground. Ginagamit din po namin ito pagka nagda-dry up po kami ng ano, ng mga aso na bagong paligo. So para hindi na nasasayaran ng lupa o kaya ng buhangin. Kung meron pong mga tanong na hindi po nasagot ng video na to about dog cages, feel free po to comment. Ipo-post ko po ito sa Facebook. At kung meron din po kayo mga future topics na gusto nyong i-cover namin sa video, comment lang din po. Sana makover namin sa mga susunod na videos namin. Maraming salamat, fellow dog lovers. Dennis po uli ng Alvira Moss Kennel.